Nawala ng buhay si Maria Pauline Dela Cruz o Lenlen nang matagpuan sa irrigation canal ng barangay Santo Tomas sa Nueva Ecija. Nung unay, inakalang doon mismo sa lugar naganap ang krimen. Pero base sa blood trail na sinundan ng mga pulis, lumalabas na itinapon lamang ang biktima doon. Sa pantaha pa ng mga pulis, ang krimen ay naganap sa lugar kung saan huminto ang mga patak ng dugo. Anong ginagawa niyo ho dyan? Sir, nagpadugo kami ng manok. Noon di, nagduda ang Jaen pulis sa naging sagot ng dalawang lalaki. Hindi raw kasi pangkaraniwan na mag-abala ang dalawang lalaki sa pagtatabon ng dugo ng isang manok. Katakataka rin daw na umabot sa bahay ng mga lalaki ang mga patak ng dugo na nagmula pa sa crime scene na halos isang kilometro ang layo. Dahil sa ang tahanan ng mga lalaki ang itinuturo ng ebidensya. Nuuy, itinuring silang pangunahing suspect sa krimen. Tinukoy sila bilang ang mag-amang sina Leopoldo de Jesus, 57 anyos, at ang anak nitong si Leonard, 20 anyos. Sa puntong iyon, itinuring na ring crime scene ang tahanan ng mga suspeka. Ang mga operatiba ng SOCO iprinoseso na rin ang naturang bahay. Sa ginawang crime scene processing, kumuha ang mga operatiba ng blood sample sa mga nakitang blood stain sa lugar. Pero bukod doon, natagpuan din umano sa lugar ang isang hikaw na na-recover mula sa lupang tinabunan ng mga suspek. Ayon sa pamilya Dela Cruz, pag-aari ni Lenlen ang naturang hikaw. Tumutugma doon sa picture niya, nasuot-suot na itong hikaw. Sabi din si Maria Pauline. Dahil dito, mas lalong naniwala ang mga pulis na may kinalaman ang mag-amang Leopoldo at Leonard de Jesus sa panggagahasa at pagpatay kay Lenlen. Teorya nila. Sinundo itong biktima, more or less 2 a.m. Kung saan ay ang sumundo ay hindi nakilala dahil madilim ng oras na yun. Doon mismo sa bahay ng mga suspect. Kung saan ay matapos itong gasain, pinalo ito ng mga tigas na bagay. Yun nga, isinaka ito sa motorsiklo at itinapon dito sa ni irrigation manan. Sa pagpapatuloy ng investigasyon, isang nakakagulat na impormasyon pa ang napag-alaman ng mga pulis. Pamangkin ko yun, pero wala ho kami kinalaman sa krimen na yun. Lumalabas kasi na kamag-anak pala ng biktima ang mag-amang suspect. Bali itong biktima, pisang buho siya ng Leonard. Yung tito naman niya itong si Leopoldo. Bali tinatanggi nila yung kanilang ginawa siya. Aminado si Mang Primo na nagkaroon sila ng alitan ng kanyang bayaw na si Leopoldo. Pero hindi raw ito sapat na dahilan para paslangin ito ang sariling pamangkin. Kasi nagkaroon kami ng problema, accounting problema niya. May apo na kasi yun. Minsan. Samantala, nitungang 24 ng Enero 2017, lumabas na ang resulta ng isinagawang DNA test sa dugo na na-recover sa tahanan na mag-amang de Jesus. Ayon sa resulta ng DNA test, yung dugo na nakuha sa gilid ng bahay at dugo ni Pauline ay nag-match po doon po sa resulta ng DNA test. Dahil ang mag-ama ang itinuturo ng mga ebidensyang nakalap ng Jaen Nueva Ecija Police, tuluyan nang sinampahan ng kaso ang mag-amang sina Leopoldo at Leonard de Jesus. Nag-file po kami ng rape with homicide laban po sa mag-ama. Sa kasalukuyan, nakapiit sa Nueva Ecija Provincial Jail ang mga suspek na sina Leopoldo at Leonard de Jesus. Personal ko silang nakaharap, pero tumanggi silang magbigay ng pahayag sa harap ng aming kamera. Sa kabila nito, patuloy nilang iginigiit na sila'y inosente. Samantala, hanggang ngayon,
hindi pa rin makapaniwala si Mang Primo na ang buhay ng kanyang anak ay magtatapos sa kamay ng mga sariling kadugo. Sa huli, hustisya ang hiling ng pamilya Dela Cruz para kay Lenlen. Kapamilya, huwag pong kalimutang mag-subscribe sa ABS-CBN News Channel. I-click lamang ang button na ito. Na-miss mo ba ang mga palabas ng SOCO nung nakarang Sabado? Pwes, pwede mo itong mapanood dito. Narito ang kwentong krimeng tampok ng inyong ABS-CBN SOCO.